magaling pa, pasalamat sa atong nagong pagkakahong, itagaatan ng panawas kong madrawa. Pag-inaot nga, kasabot mo karon sa atong pagkatunan. Good day to all BIT4 OJT students. Kumusta mong tanan? Hinaot na mas may panlawas o pagtuo sa atong Ginoo. Welcome to our video presentation on our project Microtech with MicMon Voucher Generator creating a Wi-Fi hotspot. Okay? So, before kumo start, shout out ko sa akong mga kaubang OJT coordinator, Sir Bakat ug Sir Erwin. Kumusta mo? So, muna ni atong video, mga sirs. Okay? So, allow me to show you our materials, our devices. Okay, allow me to unbox our devices. So, I bought it from Lazada. Okay, this is our Microtech Hoplite. Ayang model, RB941, the second, that's TC. Okay, so muna itong gamiton to create voucher hot o Wi-Fi hotspot. Okay, muna ni iyang power adapter. Then we have also here our two cables. One is connected to computer, one is connected to the access point, and one is here our ISP. So bali tulo ka cable, no? ISP connector or connection from router Microtech to computer, and access point, this access point. Okay, so mubo lang siya nga cable, but I have here more than 50 meters cable, so pwede nato ni gamiton para ma-extend to layo ang atong connection to hotspot. Okay, so 305 gini sa una, na iba na lang. Okay, then kuning i-ita class gani ang atong Microtech, then allow me to unbox, no? Napagit sa plastic ang atong AP, access point. Okay, mabilihi class. Okay, so muna yung atong access point na gamiton to extend our wireless coverage. So, kani siyang Microtech, nani siya built-in Wi-Fi. So, pwede na to mag-extend tag 50 meters ng cable or more than 50, mga 60 to 70. And then, we can extend our coverage using this access point. Omnidirectional. Okay? So, ni class mo ni yang mga mo ni ang iyang handler, no? Pwede ni class, no? Para atong ibutang sa bumbong or semento o kahoy, no? Uban magamit og pole para mag ilang butang rigawayan para na ma-extend. Okay? Then mo ni ang cable tie, yung igot, yung power. Na yung mga screw. Then money class ang atong power adapter na sa POA and LAN. Okay? So here money siya ang iyang assembly. Allow me to install the antennas. Bionic antenna. Okay? Right, so muna yung connection. Okay, so dira ISP muna yung atong yellow na color, akong decoloran para maka makahibaw tag asag yung ISP, no? Pwede na kung purus black, purus blue muna yung atong ISP connection. Then this one will be connected to the computer for configuration. Then
this one is connected to, we will assign plus pwede nato i-connect ang asa kang pili ani either kaning duha ka port ato man i-configure as AP. So pwede duha ka access point, no? So 50 meters diri pa dong and there's 50 meters, so dako then duha ka AP dako na atong coverage. So padong ni ngadto sa atong LAN. Then another cable POA to ari plus sa atong access point. Tang-tang man. Okay, you can connect this here. Okay, then okay. Okay, lock na class. So here ato i-review before that muna siya yung power. Ito'y gamit sa atong extension wire ang atong power. Okay, so here connect na ito din sa inguna ng outlet kung naa. Okay, so na indicator ng connect siya class kung kini mo green, ha, mean to say we are connected. And then power sa ano niya. I-connect din sa iyong power. Okay, so nagsiga yung mga ports class, meaning only siya ang connection nga, okay ang atong connection. So nagsiga atong mga ports era. Okay, so sa atong configuration di saan natin itaon ng AP. Okay, kay usahin conflict man kung duol kayo ang atong access point, no? So ang sakto din anong ta 50, no, more than 50 meters. So kung duol na sila kaayo, then pares mong sila SSID, so may tendency mo conflict. So tumbahaton ato sa nitang tangon, no, di sa nato siya i-connect sa atong microtech. So ato ni i-config siya kining duha hotspot ni. Okay, so sige, ato usa ni siya i-config, usa nato i-connect ang access point. Okay, so using this 50 meters ani, so maka-extend tag may sa atong signal. Akong i-review, ha. So this is sani muni siya ang ISP, muni ang LAN, may hing duha ato ni himuon nga hotspot. Okay, ato na i-configure. Okay, so since humanatag connect sa mga cables, no, gikan sa ISP ngadto sa atong microtech, and microtech ngadto sa atong PC. So, yun nakita, natay internet connection because our computer or network nagamit siya sa default configuration sa atong microtech. So, atong buhaton, atong i-delete ang default configuration and we will create our own. Okay, so how to do that? Kinahanglan tag Winbox. So, Winbox muna ang gamiton para ma-open na to ang firmware sa microtech. So, mag-download tag Winbox. Okay? So here, ang namo yung browser, matay pa mag Winbox. So, ana. Then kani microtech.com. Then mapili ra ka class, no, o unsang nga version, 32 ba or 64 bit. So, tanaw sa nato ato computer, right click sa may sa computer, then properties. Ato nakita nga 64 bit ang atong OS. So, mo download po tag 64 bit nga Winbox. Okay? Okay, download na, then pwede na tayo mag-click ani to open it directly or matuta sa iyang folder. So, nakinas download, no? Ato lang ma-open ang Winbox. Okay, ato i-open, then run. So, yung nakita, dri class, natay IP dri o MAC address, no? Atong IP is 192.168.88.1. Money ang default IP sa Microtech Hoplite. Okay? Then, money ang iyang MAC address, no? Pwede na natin i-double click ni. Then, admin ang iyang user account. Then, password is blank. Muni itong gamiton para maka-open ta sa firmware or software sa Microtech. Okay, so click connect. So, yes, na-open ang itong firmware.
ang uban ani class naay mogawas ani nga window kani. Oh, ang uban mogawas ani nga window. So kung mogawas ni sa window sa inyong Microtech, so inyong buhaton inyo lang ni siyang i okay. I-okay lang, okay? Then proceed enta class sa pag-reset sa atong Microtech to no default configuration. So system, then reset configuration. Oh, so di pa na ako i-reset, pakitunta mo sa default configuration ang iyang mga interfaces dito ni connect, no? Money. Then ang iyang bridge, ang iyang IP, ang iyang IP pool, ang IP pool ang dira. Ug uban pa nga mga settings. So atong buhaton, ato ni siyang tangtangon or i-delete. Ato i reset to no default configuration. So system, then arita sa reset configuration. Check na ito ning no default configuration, then reset configuration. After na ko ni i-click class, mo-reboot ang atong hoplite, no? Mahugtang ang atong internet. Okay? Then mabalik tag open sa atong Microtech. Okay, ako na i-click ang reset configuration. Do you want to reset all configuration, reboot? Yes. Okay, so ato lang paabot ng gamay, no, nga maka-reset ang atong hoplite. Okay, so na close na, then mo-reconnect tagbalik class. So yung kita, wala pa, no? Manage neighbors, i-click lang ni class, magawa sa itong balik si MAC address. So atong gamiton pag open karon MAC address. Yes, yung kita, IP address is wala, no? Puros 0. So ato i-click si MAC address, admin mo gihapon, then password blank, connect. Okay, so na-open ang atong balik ang atong Microtech. So yung nakita, ang mga interfaces wala na, no? Wala na ning mga names diri. Then naka turn off ang atong Wi-Fi, bridges wala, wala tay IP, wala tay IP pool. IP pool. O guban pa nga mga settings. So atong unang buhaton, we will name our ports. Kaninang mga ports ato ni i-name. Pero ang setup gid ani mo ni si Ether 1, si Ether 2, Ether 3, Ether 4. Okay, pinakaubos ang 1 up to pataas 2, 3, 4. Okay, so ato nang i-name ang mga ports arita sa interfaces. Then we will rename, no? Double click. Then butangan nato ni usab ni nga port assignment ISP. Okay, ISP na. Apply. Okay. Kani mo ni atong buhatog LAN, no? Ari nato i-connect ang atong computer or atong switch, no? Para maka create po siya LAN. Apply. Okay. Kaning duha, himuon nato ni sila nga mga hotspot, no? Or IP. Pwede ra class na nga HS, no? Or hotspot, depende, no? Depende. Ato lang tangig hotspot. Apply. Okay. Mawag hapon si Ether 4. Hotspot. Hotspot. Okay. Kini si power line sa kunay bawaan, wan siya. Magamit pa tangani o ingon aning adapter, no? So, built-in hapon ni siyang network capability. Pero di pa nato ni siya magamit kay kinahanglan ni siya og katong adapter. Then ang nakalahian niya is power, okay? Power grid, no? Ang tanaw ni power grid in research. So ato na siyang kasagdan ngayon una na si power line. Then sunod ato nang i-enable or ato nang i-activate si wireless nato, WLAN. Okay, double click, then ato siyang i-enable. Then atong usbon ang mga setup diri. Mood. Atong usbon to IP bridge. Then ang iyang band, himula na to nga 2 GHz only end. Then 20 MHz ang iyang channel, okay ra na. Ang kining frequency
ato himo ang equivalent to channel 11 kaning 2462. Sa kung nahibawaan, para madali lang mo open ang ato mga sani portal. Then ang name, no? Sa may name nato ani sa atong SSID nga may makita, no, sa atong Wi-Fi. Butang talag Roommail hotspot. Okay? Then usap mi atong usbon. Kining wireless protocol ato ni siyang ilisan og 802.11. Then kaning push button sa atong WPS ato ni siyang i-disable. Then atong frequency mode ato ni change into manual TX power. Then siyempre ang atong nasod, no, atong ilisan into Philippines. Then kaning ini, no, kaning antenna ini lang, no, kaning antenna gain ang uban ani 0 ang uban 2. Depende na to, no, pwede 2 pwede 0. So sa akong nga andan 0, no, ato lang 0 ang gain. Pwede sa 2, no, sige ato sa ito, no, ang gain ato na matestingan. Then pwede sa 0, ha, apply. Okay, next atong buhaton na naman tay mga name sa atong interfaces, set up na ta og bridge, no? Bridge. So duha ka bridge itong buhaton. Bridge LAN o bridge hotspot. Okay? So click tag bridge. Pwede na siya i-close ni. Bridge, then halita sa bridge, maad ta og bridge LAN. Alam. LAN. Okay, pwede na tangbutang comment, no? Kini nga bridge is LAN. Then, okay. Then, apply. Okay. Then, imutag usa ka bridge. Bridge hotspot. Okay. Comment na rin. Hotspot para mahibaw anong naintanaw sa atong setup. Makaila sila ng tanak bridge LAN. Sana sa LAN kini sa hotspot. Okay. Apply. Okay. Muna yung katong comment. Okay? Okay, so nana tayo mga bridges. So, arita sa ports. Ako na i-assign mga ports asa sila nga bridge. So, add to nga rin. So, kani. Interface. Asa may interface, ani. So, di natin apilo ng ISP. Kayo muna siyang sa internet. So, arita sa LAN, no? LAN. Oh, ato na yung buhatan. Oh, bridge LAN. Ether to LAN, bridge LAN. Apply, okay. So, ato lang pong ikuyog si power line. Power line. Just power line. Yeah, bridge LAN. Silang duha. Apply, okay. Punta lang itong comment 3. Kana siya is LAN. Optional lang yung comment class, ha. Then, magbutang tag para sa hotspot. Itong ibutang si WLAN, gani, niya bridge hotspot. Apply. Okay. Then ibutang na po taglaing bridge si gani ether 3, then hotspot. Apply. Okay. Then si ether 4 hapon, bridge, hotspot. Line, okay. Okay, atong butangan rin kailangan na, no? Comment para may bawaan. Comment, hotspot. Line, okay. So, diri lang mo click, no? Butang mo comment, i-click lang diha ang sa igbo, mo butang siya diha comment. Example kani, i-click ko diri ganyan sa WLAN, nakabutang ko hotspot nga comment. So, may gamit sa comment, ha? Mura na siya ilahanan ba? Okay, so nanatay mga ports, nanatay mga bridges, doka bridges, unya ports. Unsa may gamit ang bridges para po para inigkuan nato sa atong IP class? Sila as sila nabilong na bridge, sila magamit sa IP. Okay? Ang atong IP pool. Kini silang WLAN, Ether 3, Ether 4, pareha sa nag IP nga network. Kining power line o kining Ether 2 LAN, mao ra sad sila network. Okay?
So natay mga bridge, natay mga assigned ports. So next itong buhaton ang atong IP address. So click IP, then addresses, then click aning plus or add button. Okay, mo butang tangarig IP. So kamo class, no? Kamo'y magbuot kung unsa IP yung gamiton, no? So example, gamit kog IP nga 192.168.10.1/24. Then ang iyang network is 192.168.10.0. Unsa man ni siya, mo ni siya ang IP gamiton sa LAN, bridge LAN. Okay? Apply. Okay. So next, maghimo na po tag IP para sa atong hotspot. So pwede tayong magamit sa kanang mga bindong IP, no, kanang 10.0.0.1/24. Then 10.0.0.0 yung gamit ta sa bridge hotspot. Apply. Okay. Okay, so next atong buhaton, magamit na tag o mag-set na tag IP pool, no? Based sa atong gihatag ng mga IP. Dili ah. So maghapon, matuta sa IP, then pool, hatag pool, maghapon plus sign. So here, unsa man ni pool? Pool na ni para sa LAN. Okay, so unsa to IP address atong LAN? Sa to? 192.168.10. Sakto ba? 10. So di na tayo magagamit sa 1. So pinaka-safe siguro para di siya dool kayo, pwede 2, 3. So akong kasagarang set up 5, no? Then pila may pila may ma-accommodate sa hoplite, no? Sa Microtech hoplite, 15 users. So pila na, let's say 5 to 20, no? Ikan sa 5 to 20 or 30. Kaya kining hoplite, di kaya ni siya daghan of users, no? Limited na kani siya. Di pare sa mga uban nga mga version sa Microtech. But still, no? Okay gyapon siya when it comes to fewer computers. Example lang. 192.168 kani. 30. Okay? So gikan sa 5 to 30, pwede niya mahatag sa atong mga computers kaysa LAN man ni siya. Okay? Then apply. Okay. Okay, natay pool sa LAN. So ato ni putang comment, ha. Comment. LAN. Apply. Okay. So alin nata sa pool sa hotspot. Okay. Pool hotspot. Ito yung mga IP gamit, 10.0.0. Five time start, no? 5 to pila may mga connect ka sa magdungag connect sa atong access point, no? Sa atong butcher. Butang talang mga magyapon, 5 to 30 lang, no? Or magdungag bakang bayin di ka book, no? 50. Gas 10. 0.0.50. So na yung mga 40 size mga connect, no? Di ko siguro na siya may tabong yung nakadagan, pero sige lang, at least daghan natong giset nga IP. Tata comment hotspot. Kining comment class optional lang niya, pwede lang niya wala. Apply. Okay. So nanatay pool. Okay, so next itong buhaton ang iyang DHCP server, no? Palita sa IP, then kani, then DHCP server, you need to click this add button, click server LAN, then ato ning kunog bridge LAN. So unsa man ning kani list time, sa kunay bawuan mo ni ang pagpapuam, no, paggamit sa atong IP. So butangan na ko ulit usa ka adlaw, no, to pilaw na 10 minutos para
sa kaadlaw o 10 minutos. So, next natong i-change kining static only. So, kani pulan atong gamiton. Okay, landman bridge. Landman sa dali. Okay? Then apply. Okay. Then mag-create po ta og para sa atong hotspot. Server hotspot. Then ang interface kay bridge hotspot. Mag-i-hapon, no? Monday. Then dria hotspot, pool hotspot. Okay, apply. Okay. Okay, so next mag-create na tag mga server sa atong networks. So kani class networks, then kani address, unsa ni siyang address? Address ni sa atong LAN lang sa LAN, no? Ang LAN lang sa atong humag address. Okay, so 192.168.10.1/10.0/24 0 siya. Then 192.168.10.1 then butangan natin si comment para mailhan, no? Kini okay, comment is lang. Okay, okay. Then wala natin usbon niya na nakita. Apply. Okay. Then another one. 10.0.0.0/24 then 10.0.0.1 apply, butang satu comment hotspot. Okay, then apply. Okay, so doon na natin yung mga DHCP servers. Next, ato nang i-set up ang atong ISP, no? Ang atong internet. Okay, so click IP, sorry, close IP, then DHCP client, then add. So mga interface ito yung add ano eh, ether 1 wala na kayo sumunod niya kanina. Pwede mo itang comment niya ISP. So, kita naman, no? Kaya nagawa na, no? Optional apply. Okay, so yan na nga itong ISP, no? Ano siya kitagaan na siya og 192.168.0.18 nga IP address. Okay, sunod ato nang i-set up ang atong NAT, no? Network address translation para sa atong ISP. Sige, alita sa IP, then firewall, then NAT, then add ka. So action niya is general. Source NAT, then out interface, ani harika sa ISP. Okay, then harika sa action tab, kani muna tong masquerade, no? Masquerade, no? Okay, ibasa niya masquerade, then apply. Okay, then next atong buhaton ang pag-set up sa atong DNS. IP, then DNS. Okay, sa mga itong butangan DNS diri ang sa Google, no? 8.8.8.4.4. Okay, then check allow request. Okay, apply. Okay, okay, so natay NAT. Then next atong buhaton, atong i-check ang atong mga routes, no? IP and routes. So kinahanglan naka-green yung tanan, no? Naka-green, reachable yung tanan class. Okay, so hapit na tumuhuman, no? Sa atong setup sa Microtech. So karon we'll try to
check our IP address, no? 10. So wala pa, no? 10.30. So ato ni siyang i-release. Uban na ni restart, no? Ang Microtech. Release lang ta, release. And click renew. So yung kita wala pa internet, no? Now, successful ba nga to pag upgrade? Okay, yung nakita class, doon na lang tayo internet connection, no? Yatag sa 10.30 nya subject mask class C nya yang gateway is 10.1 based sa atong create nga IP pool. So makaka internet na ba ta? Okay, internet na, no? Microtech. Na internet, no? Okay, so next atong buhaton, we will set up our hotspot, no? So click tag IP, then hotspot. Okay? Then click hotspot setup. So unsa ma atong interface? So see bridge hotspot. Okay. Then next, so muni atong address sa bridge hotspot, muni. Then next lang, muni atong IP pool create, ganina. Next lang, then next lang gihapon, no? Leave it none. Next lang gihapon yung SMTP server. Okay, okay rin siya. Muni atong DNS sa Google. DNS name, muni ang magkuhan sa itong portal. Example, hotspot. That Wi-Fi. Sample lang. Next. Okay, admin local hotspot. User. Leave it blank ang password. Next. Okay. Muna tag setup sa atong hotspot, no? Muni. Okay, next atong buhaton, mag-create tag user account para sa atong connectivity, no? Para sa Micmon. So, system. Ito sa close. System. Niya users. Mag-add na tag user para rin sa connectivity sa atong Microtech o Micmon. Then, sa may name sa user. Sa may name sa user ni may butang. Butang na ito nga nga hotspot. Hotspot. Then, full, iyang group. Then, sa may password na ito. Muli gamitin ito pag-connect. Sample na kuwari. 1, 2, 3, 4 lang. Kuha. Then, 1, 2, 3, 4. Sa inyo ha, depende sa yung setup, no? Then, apply. Pwede tayong tag-comment, no? Hotspot para maibawaan yung kanil siya pang hotspot ni nga user account. Apply. Okay, so yara class. So next atong buhaton, mag setup na tag SMTP. Ito sa i-check ang iya dahing kuan ang iyang mga services, no, before tamo create ang SMTP. IP then services. Itong services dira. So yung kita class naka green, so meaning active, no, ang mga services sa atong IP. Okay, so mag click create na tag SMTP. So click system, then SMTP client. So yung kita class ato ni enable, then nako gi prepare diri nga primary NTP server o secondary, no? Mao ko ning pool sa diri sa Asia. So ako na siya i-type, no, 192.175.248 muni ang iyang primary para kuno mag coincide kuno ang time ba sa atong portal o sa time sa internet. Muni ako nasabtan, no? Then 130.54.208 kung yung i-research na daghang mga ipanghatag ani nga mga IP. So muni akong igamit, no, tested nga IP. Then ang iyang pool is Asia pool .mtp.org. Okay, then click tag apply. Tanong to kung mo apply ba siya din, eh. Apply. Okay, so ni apply. Okay. Next atong buhaton, mga na ang pag copy sa atong portal, no? Nag-create kung haridaan, no? Yung buhaton sa inyong project,
inyo ning iusbon, no? Mag-download mo ga hotspot kani portal mga template man nga ipang edit, no, using HTML. So tagaan ta mag sample kani ko i-open og notepad. So natin yung mga nga codes, no, o dira inyo ning trabaho on phone, no, after mo maka-create na sa inyong or maka-set up na sa inyong Microtech. Ilang mag-separate ng tani o discussion or aning kuan saan pag-edit sa portal. Okay, so inyong buhaton ari mo sa files. So inyo ning i-delete ang karaan, no? Karaan nga system sa Microtech, I mean delete si karaan dai. Naka-set up na daan, no? Then inyo ning i-click ang hotspot, then i-tangtangon, no? Okay. Then diha class mag-drag na mo ani, drag and drop. Okay. So okay na, so nanatay portal. Okay. So sunod tong buhaton mag-download na ta og butcher generator, no? Arita sa download tag Micmon. Micmon. Okay, so kani nga site, no, laksa19@github.io. Okay, so Micmon, makita mo ari class sa iyang generator. Micmon. Mani siya ang purma. Dara. So click taan eh. Micmon. Okay, dara. Ini siyang i-download. Download, dara. Okay. Then okay, so kini atong i-download ini Micmon version 3 plus web server. Okay. So ato din i-open ang folder do in siyang download, dara. So ato na siyang i-extract. Okay, dira, Micmon server. So, ang uban, ibutang sa desktop. Ang uban sa drive C. So, ato lang itry sa desktop, no? Desktop na ito ibutang. Okay, so nanatay Micmon server. Okay, ato na itry o connect, no? Ang atong Micmon server o ang atong Microtech hotspot. Okay, ato na i-open na folder. Kanina yun, no? Uban, i-right click run administrator. Pwede saan, no? Uban, double click, no? Okay, so yes. Then open Micmon. Okay, ang iyang default username Micmon, password is 1234. Okay, so na-open na to class, no, ang Micmon. Pwede lang nyo i-change na later, no, username password. Then next atong buhaton, we'll add a router. Okay, okay. Unang session. Then Microtech IP mo open mo ang class ay kani quick set. Yung makita si 192.168.0.180. okay, so muna yung IP ito gamitin, dili ning dinhi. Alright, so balik ta sa atong Micmon 192.168.0.180. ang username mo ni atong gigamit ganhi ang username, no? Mag-inundong mo sa inyong username na sa system users. Kani? Hotspot. Hotspot niya. Ang password na ganyan is 1234. Then, balik ta. Mamun niya itong i-create ganyan. Timanaan ganyan na ito. Hotspot. Then, 1234. Asa nang pita? Mamun niya itong i-create ganyan na sa pag-add na to user para sa connectivity sa itong Micmon. Maba na siya. Then, hotspot name. Sa to? Email, hotspot. Then, DNS. Makita na sa makita na class sa itong i-create ganyan na hotspot. Dira, hotspot.wifi. Depende na sa inyong pag
gusto nga ibutang ha, sa pag-create din niya. So, muna itong gamiton. Hotspot.wifi. Hotspot.wifi. Okay. The currency na ito is PHP. Philippines. Okay. So, mura man siguro yung setup. Depende ninyo ha kung kini kay kita may nag-create ani kanina, no? So kinahanglan mo kinsay gini sa atong i-create sa atong Microtech kung dili dili ni sila ka connect. Okay? So ako sa i-save then kinahanglan ma-ping na to. Okay? So atong ping okay man. Okay? Then mag connect na ta. Okay, so nanatay bootstrap generator. Ang kulang nato ani class ang pag-create na lang og mga profile, no? So before ta mag-create og user profile o profile sa atong mga butchers, so pwede nato ni siya i-explore, no? Butchers, may pag-butchers na ni-reporting, mabaw ani mo imong pila imong kita sa usa ka adlaw, mga settings, no? Pwede mag-upload kag logo, pag-usbon ni imong logo sa imong butcher, printing ka system, reboot, shutdown. So, pwede na ninyo na i-explore, no? So, atong buhaton karon, mag-create ng sa taog mga profiles. Okay. Yung nakita rin, ay default, no? So, we need to add profile. Okay, atong profile, pila man eh, no? Example, mag-profile tag, pila man ka oras? 2 hours? Okay, muna itong profile name, muna ang pinakauras ang imong hatag sa usa ka butcher, no? Yakan ni hotspot atong i-pull ang IP nga iyang hihatag, hotspot. Then users, usa lang users niya. Then kani rate limit. Kini ding shared users usa ra magamit sa mga butcher dili duha. Kung duha una to, so duha. Usa lang, no? Rate limit up and down. So, kani example 512 key, no? Or kbps or 1 mbps. So, ato lang butangon of 1m/1m. Then select remove and record para atong ma-record sa atong reporting. Okay? Then validity niya is 2 hours to each. Price niya is 5. Selling price is 5. Okay, then, pwede na tayong mag-save. Okay, so na tayo 2 hours nga profile. So, mailan na ito class nga okay ang itong pagbuhat if na-green nga, indicate sa green color. Okay? Then, save naman no, close. So, na tayo profile nga 2 hours. Next, magka-8 na punta o, pala mo 5 hours. Pull, mag-i-upon, hotspot, then one user. So, good na ito, i-2M, no? Depende na ito. May bawang nag-speed test, no? 2M. Depende po niya sa imong speed sa imong internet, no? Kasi mag 1M, 2M pa niya. Imong internet is 3MB rada yung source. So, na kayo mga 10 or 15MB, okay kayo niya, no? So, okay, sample na. Then, remove and record. Then, ang remove ang record, iyang i-remove sa iyang list, no? Sa iyang printed butchers, kung gamit na tangtangon niya, pero iyang i-record kung ilan ay imong kita. Validity is 5 each. Then, selling price, 10 pesos, no? Jeez. Then, wala na kayo sumuli na, save. So, green gihapon, no? Okay. Next, mag-create tag profile nga, sa mga tag profile. 12 hours half kami pila mo lang address pool mo yapon na shared usa because gone 2M yapon, no? Kay kusog man kuno ato internet. Then expire mode mo yapon, validity niya is 12 hours so it's then price niya pila mo na imong 12 hours 20 or 15 save
close. Then mag-create og 1 week okay, or 1 month depende na to, no? Okay, so sa days, so malunita, no? Add the green butang tag 1 week, 1 week profile. So mag-iapon hotspot 2M yapon, 1 week man pwede ra ha, kung hinay yung internet 1M lang, no? 1M depende na to. Then remove and record, validity niya is 7 days, 7 day butang na kailangan na 100 pwede, no? Kailangan na 100 butang ta 100 or 120 ba, depende, 150 depende niyo mga simana, 150 kira siguro na sa sample ni 100. Then let's see, lastly mag-create o 1 month. Okay, 1 month poll hotspot user 1 month man at 2M depende na ninyo ha class kung kusog internet. Remove and record 31 day or 30 days. Depende, no? 31 400 or 500 or 500 baga ha? Depende, no? Brato kaya ito ganihan ang week. So depende na ito pila ito step, no? Then save, close. Okay, so nana tayo mga profiles dali users list. Okay, matesting na ta siguro class, no, sa atong hotspot. Sa mong pag-generate, sir, pwede ra ka sa dashboard, pwede ra ka mari sa butchers, pili kag asa yung generate. Sample, mag-generate ko sa 5 hours. Okay, 5 hours. Okay, generate. Tara. So, pag-generate, pila ka buok, no? Sa orduhan, o sa gatos ba? No, say sa gatos man ako ay i-print sigaran. Tantalag 5 lang kabuok, no? And server niya katong hotspot nga gibuhat. So, username and password depende. Username plus password or maura ba ang username ug password, automatic na ba? Depende ninyo, no, nga nag-create. Then name length 4 ba kabuok. Okay? Then prefix, unsa nga letter ang mag-una, no? Firme. A, ba, B, C, D. Example, ikong A, 3. No? Then, random. Random A, B, C. Random gigmay. Sayang ganahan. Na lang, no? 4 length. Or 5. Depende niyo, no? Then, profile, 5 hours. 5 hours. Ang gis, ba ito akong gigwan? Naklik ganiha. 5 hours. Then limit automatic na kaya naman tay profile na 5 hours. Then generate. Okay, so generate niyo class, pwede mo mo tanaw sa iyang QR code, no? Ano yung mga cellphone na QR code lang, no? QR code lang, patungod ang QR code muna nga ma-connect. Ang uban sa ganahan o kani small gamay lang in-print, makita na dayon, no? Kita nyo class, puro A ang naguna. Okay, so atong tanawon try to connect sa atong gibuhat nga hotspot sa akong cellphone. Tumil hotspot tawag na ko ha. Okay. Okay, kita na ko si Romil hotspot. Then ano itong password ako. Okay, kunin ko try. Gamit ko anak nga. So nga. Okay. So
So nakasulod ako sa portal class. So ako isood si A C D Y E N E C B Y P N yung password guy 3 5 3 5 6 5 9. Okay, so nakalagin ako class sa ato nga nakalagin ako internet sa atong butcher YouTube. Okay, naka-internet ko, no? Get a free surprise treat this Halloween. Then, with every happy meal starts akong tanawang class ang atong speed, no? Number 2 imbira mo na, no? Akong tanawang, no? Ito yung speed. Itong speed. Okay, nakabot siya guwan pin. Okay. So, ito tanawang sa dunia sa ato nga set up. Saan naman ito dira? Okay. Butchers. Ano ito? Itag kanina 5 hours. 5 items. Open. Kit Andi ha. Muna yung akong gigamit class, no? Account. So, October. Nagsugod na siya ang start. October 26, no? Muna yung ang oras. Okay, so na-connect na ta sa atong hotspot. Gamit ang atong butcher generator. Okay, so ato i-testing class ang atong butcher generator, no? Kung gana ba siya, no? Itong tanawin sa atong profile. Ini 5 hours mo itong reset, no? Gana, 5 hours na, 4, no? Ay, alam ko sa ganyan, ito managamit. 4 ka mga butcher, so ato nagamit na usap. Kani. So ako nang i-login sa so, hotspot. So naana diri sa atong kwan, no? Ang butcher niya code niya is sa muni. Now, ini atong gikuan kani sa atong pagara. Pagara. I-print, pwede na i-save as PDF class. Pwede sa din i-print, no? Wix is WixXX. Then, ang password niya 252 92. Okay, so log-in. Okay, so log-in na nato ang atong butcher. Testing ang internet. Okay, na internet na. Then atong tanaw ng speed kung nakabot pag 2 MB or 1 MB ba. So basta 1 kapin sakto na atong setup. Okay, 1.8 1.9, sakto ni, no? Na setup. Then atong tanaw sa nga atong ring na user log, no? Log user. So, nakita dere. So, napay-gamit, no? And, ato sa atong report. Okay. Doon na tayo halin nga 20, no? 20 pesos, gani ha. No? 20 pesos karong adlaw. Natay halin nga 20. Okay. Money class ang pag-testing, no? Ang pag-setup sa itong butcher. Hinawag na katabang ninyo ng video sa inyong project. Niya mag-create ng putaglaing video.
alang sa atong pag-connect sa atong usa ka ibig, no? Kay para makaset up nata sa atong 50 meters na UTP cable outdoor para ma-extend pa ginatong atong access point, no? Para daghan ang makaver sa atong area. Okay? Okay? So, thank you for watching this video. Now, kung makatabas yung project, ato na yung punan po. Okay, magabi na sa, no? Okay. Nga ako, OGT coordinator, Sir Erwin Sir Bakat, ano na yung atong video? Hinaut, makatabang di sa atong mga students.